Sa Malate, Maynila, posibleng napabayaang kandila ang pinagmulan ng sunog na tumupok sa 10 bahay doon. May news to go si Isay Reyes. Nagngangalit na apoy ang tumupok sa ilang bahay sa barangay 133 sa Malate, Manila pasado alas 2:30 ng madaling araw. Sa bahay daw ng pamilya Castro nagsimula ang apoy. Naiwan daw kasi ng isang batang nakatira rito ang may sinding kandila. Yung kandila po nasindihan niya tapos nakatulog. Tapos nasunog po yung tela. Tela? Yung pinagpapatila? Kortina? Oo, kortina po. Mabuti't nakalabas agad ang kanyang ama at kapatid. Ang tiyuhi naman niyang nakatira sa tabing bahay, nagising na lang daw sa laki ng apoy sa kanilang dingding. Wala mang naisalbang damit. Importanteng nabitbit daw niya agad ang mga importanteng papeles. Natutulog kami sa taas. Katabing-katabi namin yung apoy. Sa bedroom namin dumikit agad yung apoy. Tapos, dali-dali niyo pong ginising yung ano pong ginawa niyo? No? Siyempre, nagpanik na kami dahil pag silip namin sa bintana, nasa tabi na namin yung apoy. Isang 80 taong gulang na ginang ang nahirapang huminga at tumaas ang BP sa kasagsagan ng sunog. Mabilis kasing kumalat ang apoy, kaya umabot ng 5 alarma. Agad namang nadala sa ospital ang ginang at ngayon nasa ligtas ng kalagayan. Sa inisyal na investigasyon, nasa 10 bahay ang natupok, damay pati ang barangay hall. Tinatayang nasa 500,000 piso naman ang halaga ng mga natupok. Paalala ng BFP. Pagkatapos ng paggamit ng kandila, pagkatapos ng matulog o umalis sa bahay, papatayin po natin yan. Kang carelessness, ang negligence, magsama-sama, ito po ay magiging trahedya. Isay Reyes, GMA News.